Welcome back sa ating channel, mga lods. Maraming salamat sa inyong suporta. Wika na ibang tao. Minsan sa buhay natin, nagmumukha tayong magaling, lalo na kapag madali lang o magaan lamang ang mga gawain. Nagmumukha tayong mabilis, lalo na't medyo mabagal ang ating mga kasabayan. Nagmumukha tayong malakas, lalo na't hindi masyadong nasa kagalingan ang ating mga kalaban. Ang tanong, totoo ka nga ba talagang malakas kung ganun ang mga nangyayari? Sa video na ito matutunghayan natin ang laban ng tinaguriang halimaw ng Japan na si Naoya the Monster Inoue, kung saan dito na-expose ang kanyang galawan at dito siya nakatikim ng mga solidong patama. Dito siya nahirapan ng husto, pero di natin may pagkakaila na may taglay na abilidad talaga ang halimaw na ito, kaya't nagawa niya pa rin may panalo ang laban. At dito nangyari na napayakap si Naoya Inoue sa unang pagkakataon. Napaka-ma-action ng video nito, kaya't huwag mo itong palampasin mapanood. Pero bago ko ituloy ang video nito, kung ngayon ka palang napadpad sa ating munting channel, mas maganda kung nakasubscribe ka na at pindutin mo na rin ang notification bell button para lagi ka manotify sa ating mga bagong uploads. At ang pinaka-importante sa lahat ay lagi kang updated sa mga bagong pangyayari sa boxing. Sa loob ng 7 taong pakikipagbakbakan ni Naoya Inoue sa ibabaw ng lona bilang isang professional boxer simula 2012, kung saan pumirma siya sa Ohashi Boxing Gym kasama si Hideyuki Ohashi at nangakong hindi siya lalaban sa mga mahihinang nilalang. Mga national boxing champion ang hinarap ni Naoya Inoue, at ang pinakauna nga sa listahan nito ay ang Filipino national boxing champion na si Crimson Umayaw. Pero di nagtagal ay umayaw itong si Crimson dahil hindi niya kinaya ang mapanganib at mapanirang body shots ng Hapon. Sunod-sunod na mga panalo ang naitala ng Hapon sa loob na ilang taong pakikipagbakbakan. Kadalasan sa mga laban na to, halos hindi man lang siya nagagalusan. Marami na sa mga Pilipino ang nagtangka, pero wala ni isa ang nakapagpigil sa pag-angat ng halimaw. Pero may isang bukod-tanging Pinoy na sadyang nagpahirap talaga kay Inoue, na nagbigay talaga ng matinding pagsubok at dito na-expose ang galawan ng halimaw. Ito ay walang iba kundi ang ating Filipino Flash, Nonito Donaire. Ilang segundo pa lang ang nakalipas sa unang round ay nagpakawala na kaagad si Inoue sa bodega na siya namang hindi inaasahan ng ating kababayan. Sabay balik sa distansya. Sunod-sunod na pakawala sa bodega at naka-counter nga ito ni Donaire. Hindi naman kalakasan, pero mapapansin nating nakaka-apekto din ito kay Inoue. Ang bakbakang ito ay mahahalin tulad natin sa larong chess, kung saan maghaharap ang bishop at rook. Parihong magagaling at malalakas, may kanya-kanyang taglay na katangian. May hirapan sila sa paghuli sa isa't isa, kaya't sa teknik at strategiya na lang sila magkakatalo.
natin. So, jawa din. すごいパンチラッシュ。パンチのまま伸ばして。すると、ジャブで終わる。Di talaga natin may pagkakaila na isa nga itong gifted sa Inoue. Akalain mong sa kabila ng kanyang biglang pagsugod ay nagawa pa rin makapag-lean back sa loob na ilang segundo para maiwasan ang pamatay na suntok na ating kababayan. Sa no interval de makaihugu dekita no de ma ano sugoi training running shitari asukoshi no training mo shitte irun da kana to omoimasu ne. Sa kore kara dai 8 round o mukaimasu.リングサイド村田さん、はい、ここからの勝敗のポイントは両者どん目で受けた金ですので、そうですね、これが致命傷になると井上は苦しくなります。そしてこのラウンドは松田さん止まっていたんで、はい、まあ、気にすることはなかったんですけど、ええ、再び出て、まあ、少し気にして、はい、すごく影響一瞬切るんだ井上、おー井上の膝が落ちた。あと3つということになります。まあ、ポイントを長谷川さん、どちらがどう取ってるかというのは大きな、そうですね、ジャッジがどう見てるかというのもあると思うと思いますね、はい、見方によって大きく変わってくるとは思うんですけど、山中さんはどう見ますか。11ラウンドに入ります。どれももうIdari!